ang mga napapahayag at yung mga picture po natin before, ano lang po natin yung isang bahagi lang para ma-encourage siya yung gabi. Na lahat ng gagawin natin, whether we pray, whether we witnessing, whether we hear the word of God, whether we have fellowship with our believers, we will do it in the glory of God. Masabi doon kanina sa worship na nag-ayon si Ate Marisa na to God be the glory, to God alone be the glory, glorify your name. Yun po, isang part po yun na talagang natataas po yung pangalan ng Panginoon. Palakpak po atin Diyos sa buhay. For glory. Amen. Refers to the shining light of God's presence. Amen. That glory, amen, yun sa Old Testament, yun yung cloud by day and the fiery pillar by night that led the people of God through the wilderness. Andun yung mga Israelites na mawala na sila sa wilderness. Dahil yung glory ng Panginoon, yun yung nag-lead sa kanila. Yun na, di ba nakita na din natin yung pagkakaano ng tatlong hari dun sa sabsaban ni God. Di ba? Star din siya. Yung star din yung nag-guide papunta dun sa, amen, dun sa location ng Anghel. Amen, ng Isaiah. Amen. It was the light that filled the tabernacle and the temple. In Exodus chapter 24:17 tells us that the God's glory was like a consuming fire. So on the top of the Mount Sinai. So nakita ni Moses doon, nakita niya yung glory ng Panginoon na nandun sa burning bush. Eh pagbaba ni Moses doon, nakita ni ng mga Israelites yung glory ng Panginoon nagniningin sa mukha ni Moses. So other thing, this glory is has an idea of honor, dignity, yung reputation ng Panginoon, reputation of God's glory in His reputation in the world. So iyan po natin, tatalakay natin doon yung isang part na mag-glorify yung Panginoon. Meron tayo na make to glory be to the God of Father, glory be to the God of Son, glory be to the God of Holy Spirit. So, to live for God's glory means to live so that God's reputation is enhanced, not diminished. Kung nag-live tayo, yun yung ating, yung ating tukod, na-enhance yung glory ng Panginoon. Hindi siya na babawasan, na-enhance pa, na re-rehabilitate. Baga, na yung faith ng mga nakakaan sa atin, lalo pang tumatatag, hindi siya nababawasan. So, actually, ang tanong ko dito, what's the chief end of all of us? What's the chief end and the purpose of warriors of God tonight? The only answer is that to glorify His name, to glorify God and enjoy Him forever. Because God is eternal, so ando po lagi na pag inaano natin na yung ating vision na mag-glorify na ating gagawin, sabi nga rin Apostle Paul, whether we eat, whether we drink, whether we work, whether we dance, whether we pray, whatever we do, sabi niya, do it in the glory of God. Amen. Glory belongs to God. Whatever we do, we glorify the Lord. Do it for the glory of God. So, regarding po sa mga explanation sa isang part po, regarding doon sa mga regarding the good of others, sometimes we should not cause anyone to stumble. Imbis na, na parang mapapalayo pa siya. Mas maganda po na tayo po yung magdadala po sa Panginoon, mapapalapit lalo siya. As we try to please everyone in every way, actually, as they say, we cannot please anyone. We cannot please everyone. But in God's grace, amen, sa tulong na tabag ng Panginoon, nothing is impossible with God. Amen. For we are not seeking by our own good, but the good of many, so that they may be also saved. That's nice. Amen. So what does it means? Amen. Do all the glory for the God. So, what does it mean?
First, it means seek to offend no one. If we seek to offend no one, if we we try to encourage each and everyone, hindi natin na iaano na iwasan natin na makasakit. Isin, nakikita ng gloria ng Panginoon. Sabi nga sa din saan din ni Kuya Sunny, pagka kasi special yung isang tao, special lagi siya na I mean, na highly favored. Ganun din yung ginagawa natin every day. Sabi kayo na sa Bible study na ano po nga na natanda ko, sabi ni Kuya Sunny na yung first hour natin doon sa amen sa day maaaral natin sa Panginoon din na siya special. So ilalaan din natin yon sa kanya yung first hour. So number two, what does this mean? To do all the glory of God, please everyone if possible. Seek the salvation. Number three, seek the salvation of as many as possible. So gaya po ng mga ambitions po na ating mga pastors, mga evangelists, mga people of God, we have also one ambition to the in love for the lost souls, isn't it? The evangelism is about that. And application po, what does this apply for us tonight? Ano, paano po natin maya-apply to sa ating pagpapatuloy po ng ating gawain as a intercessor, as a, amen, as a, sorry. Sandy Nagap. So, people watch the way we live. Kasi, makikita kasi ng mga tao, usually, na para tayo, para si Jason Bourne na, naka-surveillance. Under surveillance tayo. So, people watch the way we live and they draw conclusions about our values from what we don't do. What we do, what we don't do, and what we don't do, where we go, or where we don't go. All of these things send a message about our ultimate values. So, as people watching us all the time, God also watching us. So, as we live in such a way that God is glorified, in so doing this, we will create many opportunities. Isang chance na nagpe-pray tayo, tapos may tumawag sa atin. Di natin alam yun yung kaparaan ng Panginoon, yung pala yung tumawag sa'yo na hindi mo sinagot kasi nagpipray ka. Pero mas maganda na sagutin natin, yung pala yung may encourage mo siya, mag-glory pa yung Panginoon, pwede mo pa isang way na ma-hook mo siya na ma-ano siya, na ma-bless siya. Yung pala yung tao mo na yun, yun yung isang Panginoon na naisip ng tao na yun na tawagan ka. So, isa pong, so live in such a way that God is glorified. In doing so, we will create many opportunities to share the good news, gospels, and then so sum up po yung ating natalakay, yung ating na-discuss. People watch what we do, isn't it? And what we say and draw huge conclusions from the tiniest personal decisions which we make. Living in the light of God's glory means to live so that others will draw the right conclusions as they watch us and in someone who makes it easy to believe in Jesus. So tonight, I hope and I pray God help us to live that way this week. God bless you.